Yo, what's up guys? It's Jay Duit here. Magsisimula na nga ang laro nila Dave. Napansin niya nga na wala si Max kaya tinanong niya ang mga kaibigan niya kung nakita daw ba nila. Sumbat naman ni Michiko na baka papunta na rin daw. Samantalang sa bahay ni Dave ay bumisita si Max upang kausapin ang nanay niya. Sinabi nga ni Max na madami silang pagkakaiba ni Dave pero may isang pareho at ito nga daw ay parehas nilang miss ang kanilang nanay. Dagdag pa niya na kahit daw gusto niya makasamang mama niya ay wala nang pag-asa at hindi niya na daw ito mayayakap. Pero si Dave daw ay sabik na sabik makasamang kanyang nanay. Ngunit natatakot daw siya dahil alam niyang galit ang nanay niya sa kanya. Pero kahit daw ganito ang pinagdadaanan niya ay gustong gusto daw ni Dave na mayakap ang kanyang nanay para maramdaman niya na mahal pa rin siya ng mama niya. Dagdag pa niya na pumunta daw si Dave sa Mindoro upang hanapin ang nanak sa kuya niya na ikinagulat naman ng nanay ni Dave. Tinatawagan nga ni Dave si Max dahil mag-uumpisa na daw ang kanilang laro. Dumating na nga si Max at sinabi na may niyaya siya na isa pang cheerleader. Nagulat naman si Dave dahil nakita niya ang kanyang nanay. Nagsorry nga ang kanyang ina dahil daw sa pagbibintang niya tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. At halos makalimutan niya na daw si Dave bilang isang anak. At ito nga daw ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya bilang isang ina. Humingi na siya ng isa pang pagkakataon para maipakita niya ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Niyakap nga ni Dave ang kanyang nanay at sinabi na pakiramdam niya daw noon ay wala nang nagmamahal sa kanya. Sinabi naman ng kanyang nanay na mabuti at meron siya mga mabubuting kaibigan lalo na itong si Max na nagmamahal sa kanya. Dumating naman si Kim at sinabi na naparito daw siya para suportahan ang kanyang pinakamamahal. Sagot naman ng nanay ni Dave na kung si Dave daw ba na iniwan niya noon ang tintuko niya. Hindi nga makasagot si Kim kaya sinabi nga niya na pupunta muna siya sa banyo. Dumating nga din si RJ. Nasorpresa nga itong si Max dahil nakita niya nakasama niya ang kanyang tito Boyet at lola. Sinabi naman ni RJ na naisipan niyang isamang lola at tito niya para mapasaya itong si Max. Sa kabilang banda naman ay pumunta sa may CCTV area ang kakilala ni Dave upang humingi ng kopya tungkol sa pamamarin sa kanyang kapatid. Tinatawagan niya nga si Dave subalit walang sumasagot dahil nagsimula ng kanilang laro. Nanalo na nga ang Team Benison kaya napatakbo si Max at niyakap itong si Dave. Habang hinihintay nga ni Max si Dave ay dumating si RJ para i-congratulate sa pagkapanalo ng kanyang team. Nagpasalamat nga ulit itong si Max dahil sa pag-asikaso sa kanyang lola at tito. Dagdag pa niya na isa talagang mabuting kaibigan daw itong si RJ. Dahil nga sa sinabi ni Max ay nasaktan si RJ. Sinabi niya nga na umaasa daw siya na baka mabigyan pa siya ng isang pagkakataon para maging boyfriend. Sagot naman ni Max na napag-usapan na nila noon na hanggang kaibigan lang sila. Habang naglalaro nga daw si RJ ay nasasaktan siya dahil nakita niyang sumusuporta si Max kay Dave. At ang mas masakit daw doon ay hindi niya naranasan ito kay Max. Nagpasalamat nga si RJ dahil napatawad na daw siya ni Max at umaasa pa rin na sana'y makabalik sila sa dati. Pero sumbat ni Max na hindi na pwede dahil madami nang nagbago. Umalis na nga si Max ngunit hinabol siya ni RJ at sinabi na mamahalin niya ito panghabang buhay. Tinanong niya din si Max kung mahal niya pa rin si RJ. Sumbat naman niya na mahal niya ito na narinig naman ni Dave at siya'y umalis. Hinabol nga ni Max si Dave ngunit pinigilan siya ni RJ. Sinabi niya nga kay RJ na mahal niya ito pero bilang isang kaibigan. Naiyak na lang siya at tinanong kung si Dave daw ba ang mahal niya. Sagot naman ni Max na oo. Sinabi niya nga mahal niya si Dave at kung pwede daw ay pakawalan niya na ito. Hinabol nga ni Max si Dave at tinanong kung anong problema niya. Sumbat naman ni Dave na sana daw eh huwag niyang paglaruan ang kanyang puso at huwag niya daw paasahin si Dave lalo na pag may mahal na siyang iba. Nagulat naman si Max sa kanyang narinig. Sinabi niya nga na nasasaktan daw din itong si Max dahil ang pakiramdam daw ni Dave ay pinaglalaroan siya ni Max at marahil wala daw tiwala ito sa kanya. Dagdag pa niya na nasasaktan siya dahil mahal na mahal niya si Dave. Sinabi niya na mahal niya si RJ bilang kaibigan dahil si Dave daw ang tunay niyang mahal kahit bully at abusive daw itong si Dave at walang tiwala kay Max. Nagsorry naman si Dave at niyakap niya nga si Max. Sa Barb Cafe naman ay sinelebrate nila ang kanilang pagkapanalo.
pinakilala naman ni Max si Dave sa kanyang tito Boyet. Sinabi nga ng kanyang tito na boto daw ito sa kanya, pero mas maganda daw kung ang tatay ni Max ang kanyang makakaharap. May tumawag na kay Dave at sinabi na ibibigay niya ang kopya ng CCTV tungkol sa pamamaril sa kanyang kapatid. Sa CCTV nga ay pinakita na ang bumaril sa kapatid ni Dave ay walang iba kundi ang tito Boyet ni Max. At dito na nga nagtatapos ang He's Into Her. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay pindutin mo na ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod nating upload.